In today's episode ay aalamin natin ang kwento sa likod ng nakakatakot na kaanyuan ng isa sa mga main antagonists ng Puppy Playtime Chapter 3, Deep Sleep, none other than Miss Delight. Sa video ng ito ay malalaman mo ang backstories ng taong nagngangalang Carmen at kung paano ito naging guro sa Playtime Co. Kaya naman, let's start the video. Si Miss Delight ay isa sa main antagonist ng larong Puppy Playtime Chapter 3. Isa sa mga tinatawag na The Bigger Body Experiment ng Playtime Co. Tulad na lang nila Catnap, Kissy Missy, Huggy Wuggy at Mommy Longlegs. Ngunit sa lahat ng main antagonist ng Playtime, si Miss Delight lang ang kakaiba sa lahat. Upang malaman kung sino nga ba si Miss Delight, hayaan mong ilahad ko sa iyo ang kanyang masayang backstory. Magsisimula ang kanyang kwento sa isang maliit na estado sa Eastern USA. To be exact, sa mismong West Virginia nakatira. Ang batang nagngangalang Carmen na kalaunan ay tatawagin nating Miss Delight. Although hindi nabanggit kung sino ang mga magulang ni Carmen, ay bata pa lamang ito ay makita na ang kanyang pagkamangha sa ating natural world. Napaka-curious nitong si Carmen sa mga bagay na nakikita ng kanyang mga mata. May angking talino ang batang si Carmen, mahilig magbasa ng mga librong may kinalaman sa biology. Madalas ding pagmasda ng batang si Carmen ang mga insekto na gumagalaw, mga hayop at mga ibon sa kanilang malaking bakuran. Makikita ang pagiging masayahin at positibo sa buhay itong si Carmen. Nang lumaki ang batang si Carmen ay lalo itong nahumaling sa pagbabasa. Madalas inaabot ng mahigit 20 hours itong si Carmen sa loob ng school library upang magbasa ng mga librong may kinalaman sa biology. Isa sa paboritong basahin ni Carmen sa library ay ang mga human biology books na siyang manghang-mangha sa kung paano sistematiko at konektado ang bawat organs ng isang human being. Habang ang kanyang mga kamag-aral ay naglalaro ng iba't ibang mga sports, itong si Carmen ay makita sa loob ng tahimik na library. Madalos tuloy pag-usapan at mabuli sa paaralan itong si Carmen dahil sa hirap nitong makisalamuha o makisocialize sa ibang mga bata. Ika nga, may sariling mundo itong si Carmen. Hindi naman manhid itong si Carmen. Although pinag-uusapan siya dahil sa pagiging weirdo nito sa paaralan, ay winalangkibo na lamang ito ni Carmen. Instead, ibinubuhos niya ang kanyang sama ng loob at galit sa pagdadissect ng mga palakha, insekto o mga ibon. Hindi lang pagdadissect ng mga hayop ang hilig ni Carmen dahil sa tuwing magtutungo ito sa kanilang malawak na bakuran ay namumulot ito ng mga dahon, bulaklak at makikinang na mga bato upang iasal symbol at gawing mga jewelry. Ito ang kanyang naging passion o libangan, ang paglikha ng mga jewelry na gawa sa mga gemstone, bulaklak, sanga ng kahoy at tuyong mga dahon na siyang kumikinang kapag natatamaan ng sinag ng araw. Isang araw ay inatake ng grupo ng mga lobo ang kanilang mga alagang hayop. Sa takot na siya rin ay atakihin ay nagkunwari itong patay. Dito ay dumating ang kanyang ama kasama ang mga alaga nitong aso at naitaboy ang mga mababangis na lobo. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakaramdam ng sobrang takot si Carmen. Ngunit ang kanyang ginawa ay ang nagsalba sa kanyang buhay. Ito ang isang aral na natutunan ni Carmen sa murang edad. Dahil sa angking talino at katalinuhan nitong si Carmen ay nakapagtapos ito ng high school at kolehiyo ng may honors. Sa sumunod na taon ay nagturo itong si Carmen bilang guro sa isang maliit na paaralan malapit sa kanilang bayan. Dito ay unti-unting napamahal si Carmen sa mga batang kanyang tinuturuan. Hindi pa rin mawala kay Carmen ang pagiging malikhain. Kahit nagtuturo na ito, ay ginagawa pa rin ito ang kanyang passion, ang pagligha ng mga bagay out of something na napupulot nito. At noong 1980, ay inalok ng Playtime Co. itong si Carmen na magturo bilang biology teacher sa kanilang bahay ampunan na kalaunan ay tatawagin Playcare. Dito
ay nakitaan ng angking talino ng playtime ko itong si Carmen sa kahusayan nito sa pagtuturo. Nagtrabaho ng maraming taon bilang guro itong si Carmen sa play care at napamahal sa mga bata. Dito ay nakita ng playtime ko na mahal ni Carmen ang kanyang profesyon at dedikasyon sa pagtuturo. Tulad na lang din ng isang empleyado na nagngangalang Stella Graber na alam kong alam mo ang kinahinatnan ng taong ito. Sa hindi inaasahang pangyayari ay nagkaroon ng malubhang karamdaman itong si Carmen. Unti-unti kasing lumalaki ang kanyang tumor sa utak. Nangyari ito nang minsan itong magtungo sa isang machine kung saan nagproproduce ito ng kulay pulang usok na kalaunan ay ilalagay sa laruang si catnap. Ito ay tinatawag na red smoke. 10 taon bago dumating ang mga bata na kalaunan ay gagawing mga the smiling creatures including the purple toy na si catnap. Ibig sabihin, matagal nang empleyado ng playtime ko itong si Carmen. Dahil sa kagustuhan ni Carmen na mabuhay ng matagal, ay nag-volunteer ito sa mga inhuman experiment ng Playtime Co. na tinatawag na The Bigger Bodies Initiative kasama ng walong mga babae na nasa bingit na rin ng kamatayan. Sila ay pumirma sa kasunduan na magpapatuloy ang kanilang serbisyo ng pagtuturo sa Playtime Company. Katulad ito sa ginawang experiment sa taong nagngangalang Thomas Clark na minsan na nating natalakay sa ating channel. Ngunit alam naman natin na hindi naging maganda ang resulta ng experiment kay Thomas Clark dahil inataki ito ng mga mabangis na mga living toys at saka kinain ng buhay. At upang hindi na muling maulit ang insidente nito, ay ginawa na lamang na pare-pareho ang mga kaanyuan ng mga babae. Dito ay matagumpay na nalikha ang kauna-unahang living doll na katulad sa isang human being. At katulad sa isang human being ay may mga organs din ang 8 living dolls na ito kahalintulad sa isang tao. At dahil nga may mga organs ito tulad ng bituka, atay at utak ay nakararamdam din ito ng gutom. Hindi nga lang malina kung anong klase ng pagkain ang ipinapakain sa mga living dolls na ito. At ang kaibahan nito sa isang tao ay ang mismong balat nito ay synthetic, makinis, ngunit mahalata na hindi tulad sa normal na balat ng tao. At dahil nga synthetic ang mga balat nito ay hindi agad ito nabubulok at ito ay ubod ng tibay. Siya ay literal na kahawig ng isang Barbie doll. Ito ay may golden hair, crimson bow tie, may crimson skirt na may polka dot, may vibrant tricolor shirts na blue, red, and yellow na may apple symbol. At ang lahat ng 8 living dolls ay pare-pareho din ng kasuotan at kaanyuan. After ng matagumpay na inhuman experiment kay Carmen, binigyan ito ng bagong pangalan at siya ay tinawag na Miss Carmen Delight. Or in short, Miss Delight. Dahil na rin sa pagiging masayahin ng kanyang boses despite of being a living doll. This is Miss Delight speaking. Please excuse the interruption. Students, remain in your seat until the bell has rung. And no going in the halls without a hall pass. Dito ay nagpatuloy ang kanyang pagtuturo, hindi bilang isang tao, kundi isang living dolls. Dito ay inisip ni Carmen na magiging maayos na ang lahat at makapagtuturo na rin ito ng mahabang panahon dahil sa bago nitong kaanyuan. At yan ang inaakala niya dahil sa ganap na 10:45 ng umaga, August 8, 1995, ay dumating ang hindi nito inaasahan. The hour of joy has arrived. Maganda pakinggan, ngunit ang The Hour of Joy ay isang malawakang massacre sa lahat ng mga empleyado, mga guro, mga doktor, mga factory worker at mga scientist. Lahat sila ay inatake ng mga living toys. Dito ay pakana ng highly intelligent being na tinatawag na The Prototype. You anything? Dito nga ay nagtago ang 8 identical dolls sa loob ng isang kwarto. However, sila ay kinandado
ng living toy na si Catnap, posibleng inutusan ng the prototype itong si Catnap na ikandado ang mga guro sa loob ng kwarto. At dahil nga may mga human organs at nakararamdam ng gutom itong mga living dolls, ay dito na nga sila nagsimulang maging sakim sa bawat isa. Napag-alaman ni Miss Delight na pinagdadamutan siya ng rasyon ng pagkain at unti-unting nasisiraan ng pag-iisip. Hindi lang si Miss Delight o si Teacher Carmen ang nasisiraan ng pag-iisip dito, maging ang pitong living doll na kasama ni Miss Delight sa loob ng maliit na kwarto. Hindi naman tukoy kung gaano katagal nanatili ang walong living doll sa loob ng kwarto. Ngunit isa ang masisiguro natin na lahat sila ay gutom na gutom at kahit ano ay kakainin nila upang mabuhay. Dahil sa angking talino at husay ni Miss Delight sa paglikha ng mga bagay, ay gumawa ito ng sandata just in case na may umatake sa kanya. Dito ay mapagtatanto natin na ang mga living doll na ito ay mabubuti o may kabutihan, kabaliktaran ng mga living toys na siyang pumatay sa mga empleyado at mga bata ng Playtime Co. Naging masama na lamang ang mga ito dahil sa tagal ng pag-i-stay nila sa loob ng kwarto ng walang pagkain. Dito ay narinig ni Miss Delight na pinagplaplanuhan na siya ng pitong living doll upang patayin at kainin. Gaya ng nabanggit ko, itinuturing ni Miss Delight ng mga kaibigan o mga soul sister ang mga ito. Ngunit sa pagkakataon ngang ito ay nagpanggap na patay si Miss Delight upang hindi ito atakihin ng mga gutom na gutom ng mga living dolls. Dito nga ay inatake ni Miss Delight ang lahat ng kanyang tinatawag na sisters at saka kinain ang mga ito. Itinuturing na rin ni Miss Delight na parang tao ang kanyang made up weapon na kalauna ay pinangalanan niyang Barb. As time went on, she slowly went into insanity. Dito ay kinain ni Miss Delight ang mga bangkay ng kanyang mga kasamahan dahil nagawa ito sa mga matitibay na synthetic materials ay nahirapan sa pangat-ngat ng mga balat at katawan itong si Miss Delight, resulting sa pagkawasak ng kanyang mukha. Dala na rin ito ng sobrang kagutuman at lahat ng makikita niyang gumagalaw ay inaatake kanya at kinakain ng buhay. Ito ang dahilan kung bakit sinira ni Miss Delight ang makinang ito sa laro. Later on ay nakita ni Miss Delight na nakabukas ang pintuan. Suspetsa ni Miss Delight ay tuluyan ng binuksan ni Catnap ang pintuan upang makalaya siya. Dito ay maaari nating ma-theorize na ginawa ito ni Catnap upang malaman kung sino sa walong living dolls ang makapag-survive dahil alam ng the prototype na mabuti o mabait ang mga guro ng Playtime Co. Ika nga, matira matibay. Dito ay nagkaroon ng kasunduan itong si Miss Delight at si Catnap na paghahatian nila ang teritoryo ng Playker at sino mang manghihimasok sa teritoryo ni Miss Delight ay aatakihin ito. Except sa protagonist na posibleng kilalang kilala ni Miss Delight, ang masaya at mabuting guro na gusto lamang magturo ay ngayon isa ng mabangis na halimaw lurking into the depths of the school facility. Matagpuan ang karakter na ito once na magtungo ka sa school building upang pagganahin ang isa sa mga backup generator ng Playcare. Si Miss Delight ay isa sa mga living doll ng Playcare ginawa upang magturo sa mga bata, dinisenyo upang maging guro at upang magturo ng may kasayahan at kabutihan na ngayon ay isa ng mabangis na nilalang sa loob ng malungkot at abandonadong paaralan. Kaya naman, kung nagustuhan mo ang video ito, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at mag-iwan ng isang likes. Thank you for watching!